po sa pagganing imuhang kwan niyo, i-abtik pa rin ka mas mong sundog, ya? Na, 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 yung pagkunado, hindi na magalagala ganun. Pero yung hindi magpapakuna, ulihin ko yan. Kasi you're spreading the virus, pagkakunod. Pero yung pagkunado, hindi na magkasyota yan. Wala nang problema sa akin. Eh, Bangulo, ano bang masasabi nyo tungkol sa mga taong hindi sumusunod sa batas? Hindi nagsusuot ng face shield, ng face mask, tapos hindi pa nagpapabakuna. Alam niyo, itong tao talaga masyadong matigas ang ulo. Pag gano'n ang mga protocols, ayaw sumunod. Pero kung may ayaw na, pila man. Bakit meron mga tao, Pangulo, na nagreklamo na hindi sa nakakatanggap ng ayuda? Yes, kasi sabi ko, mapakuna muna kayo para wala ng problema ang bayan. Paano yung may mga sakit, Pangulo? Sabi nila, hindi sila pwede kasi may ubo, may asthma, may TB, ano pa? Well, padala na natin yan sa mga local government, like itong barangay captain, sila nang bahala niyan. Kasi kawawa naman. Tingin niyo po, Pangulo, may pag-asa bang bumalik sa dating normal ang yes, ating pamumuhay? Tulad na masimula natin, sabi ko ni Bongbong, kailangan lahat bakunado na para mabalik na yung normal natin. Para balik na yung klase. Eh paano yan ngayon? Parang bumaba ata sa pagkakandidato si Bongo. Well, andito naman si Inday. Basta si Bongbong, okay man yan. Pero si Lenny, medyo malabo talaga yan. Huwag mo ibuto. Paano naging malabo si Lenny na marami yung sumusuporta sa kanya? Sumasama sa motorcade. Yung sumusuporta sa kanya, mga Tagalog lang naman yan. Ah. Saka yung color na pen, edit-edit man lang yan. Anong kulay ba dapat ang susundin ng mga tao, Pangulo? Green tayo, green. Green. Para sa pagbabago. Kasi green, tulad ng kulubasa, dahon green yan. Pampalinaw ng mata. Kasi nakapaganda sa mata yung green, no? Yes. Paano yung si Bongbong Marcos? Di ba siya yung katandem ni Inday? Yan, ipagpatuloy na lang nila kasi sila nang nag-apwisto. Si Bongbong, Bongo, sabi ko, Bong, mag-withdraw ka na lang muna sa ATM mo. Kasi masyado nang bigado ang lahat. Masyado nang mabigat, maraming laman yung ATM. Yan ang sabi ko. Yan, masaya ako sa mga tao na medyo marami nang bili-bili dyan sa paligid. Kasi pakunado na yan lahat. Kung tingnan mo, maraming gulay. Isa pa, Pangulo, meron akong tanong. May nagsasabi na noong panahon ng kanyang amang si Ferdinand Marcos, maraming ninanakaw sa bayan, maraming nawalang kayamanan. Anong masasabi mo ngayon, Pangulo, na tumatakbo yung kanyang anak at sinasabing baka sumunod ulit sa pagnanakaw? Well, I said, alam ko noon, yung sinabi nilang magnanakaw si Marcos, mali yan. Kasi yung gold bar, hindi lang yan, binigay sa kanya yung iba. Kasi attorney man yun. Parang regalo pa pagkaganon. Walang ninakaw si Marcos. Ginawa niyang Marcelo para sa bayan natin. Kung hindi ginawa ni Marcos yan, sinatugat tayo ng mga itong utang inchit ng Amerikano na yan. Eh paano ngayon yan, Pangulo? Maraming mga sumisigaw sa iyak at galit dahil ang kanilang mga pamilya ay namatay noong panahon ng Marcelo. Kasi matigas ang ulo ng mga magulang nila. Iyan ang dahilan. Ayaw sumunod sa Marcelo law. Ngayon, Pangulo, sa tingin mo, maraming mga kumakandidato sa pagkapangulo. Nandiyan si Isko, nandiyan si Inda, si Bongbong, nandiyan naman si Sinopaping Lacson. Sa tingin mo ba sa kanilang lahat, may makapagbabago ng Pilipinas? Tulad ng sinimulan ko, alam mo yan, alam ng taong bayan yan. Nagsimula na ako sa Velvet at saka yung anak na pawikan itong yung madumi dyan, Pasig River. Malinis na, ipagpatuloy nila yan. Pero mas malabo pag sila ang nanalo. Sa tingin mo ba, yung mga programang ipinagawa mo, naging maunlad yung Pilipinas? Yes, yan naman ang ginawa ko talaga. Gagawin ko lahat para sa bayan. Sinabi nilang kurap ako. Sabihin ko sa'yo, I am not masilaw sa pera. Hindi ako mahilig sa pera kasi matanda na ako. Pero alam mo,
pag maganda yung katabi ko, dyan ako masilaw. Maganda at saka putik pa aba, masilaw ako niyan. Pero saan naman yung pangit at saka itim? Yung pangit at saka itim, sabi ko, ulihin muna kayo para makapariband. Tingin nini. Magandang umaga sa inyo, Agas Abilgas. Sino ang may sala? Dito sa Sulawesi, aming nalalaman kung sinong may sala. Base sa investigasyon ng Seno the Crime Operative, aming nalalaman ang isa palang tao ay isang may sebo. Or siya nga, Pangulo, nung simulang ikaw umupo sa pwesto, maraming mga nagsasabi na ginagamit mo daw yung kapangyarihan mo upang patayin yung mga drug addict, mga nagbebenta ng shampoo, mga marijuana. Ano po masasabi niyo dito, Pangulo? Yes, totoo yan. Kasi when I was mayor in Davao City, walang gago noon. Sabi ko, akong maging Pangulo, yung kulungan, liitin na yan. Yung cemetery, yung palakihin ko, anak ng pawikan. Patayin ko talaga yung mga drug lords at criminals. Because drugs flooding the country, masyado na delikado para sa bayan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anong siyabo? My God! Ngayon, Pangulo, maraming mga kabataan dito sa Surigao ang unang nalulong sa masamang bisyo na gaya ng droga. Yes. At siguro naman, hanggang sa ngayon, meron pa rin mang ilan-ilan. Paano nyo po masusolusyonan ang ganito mga bagay na kahit na anong pilit nyong ipatupad yung batas ay meron pa rin talagang lumalabag? Paano ito, Pangulo? Well, I said, tama na nung una. Kasi nung wala pa ako dito sa pagkapangulo, lahat talaga gumagamit ng siyabo. Even the government, ito mga pulis, ganun, iba talaga. Maraming protector yan. Pero nabawasan ko na lahat. Yung natira ngayon, liit-liit na lang, kaya na nang hulihin nila na walang patayan. Kasi sabi ko, pag lumaban, parilin nyo. Kasi kayong magpatay, no? Paano yung napagbintangan ng Pangulo, yung mga walang kalaban-laban, ha, naging set-up lang, nadamay sa set-up? Sabi ko, pagkasama ka sa suspek, kasali ka talaga dyan. Lalo na yung mukha mo, mukha ko lang suspek na, utang yun at talaga. Wala kang kaula sa akin. Huwag sa panahon ko, kasi yari ka talaga. Oh, grabe naman, Pangulo, no? Grabe palang higpit ang pagpapatupad niyo, pero meron pa rin yung mga ilan-ilan na hindi natatakot sa inyo. Well, sa bagay, Pangulo, isa pa, nung nakaraan, ibinalita sa telebisyon na namatay na si Nuesca. Alam mo yon, Pangulo? Yes, of course. Yes, siya yung pumatay sa Maginang Gregorio, di ba? Alam mo, Pangulo, nung panahong pinatay niya yung Maginang Gregorio, nakagawa pa ko ng tula noon, on the spot, talaga. Ginawan ko ng tula yung Magina kasi naawa ko sa kanilang kalagayan. Ngayon, Pangulo, bilang ehekutibo ng Pilipinas, paano nyo po masusolusyonan at mabibigyan ng ustisya ang pagkamatay ng Maginang Gregorio? Ngayong patay na rin ang mismong may sala. Well, sa batas, yung may sala lang talaga ang magkaroon ng ano. Pero patay na mong buang. Wala na, quits na yun. Iwan ko, pinatay ba yun? Atake sa puso yung putang. Sabi ko, itong pulis na to, bumaril ito sa mga maglola. Kang aman ata yon, wala na akong magawa kasi nasa kustodiya na ng mga pulis. Kung akong nakahuli yun, barilin ko din yun. Wala namang kalaban-laban. Sabi ko, kayong pulis, doble na sahod ninyo kaysa guro. Pero one full smoke kayo, huwag kayong tamat-tamat. Sinong magawa ng kalukuhan, tanggalin ko yung tapa ninyo. Pero ganito ha, itong nag-interview sa akin, guro man ito. Huwag kayong mag-alala, teachers, kasi bago ako bababa, doble na sahod ninyo. Yan ang pangako ko sa inyo. I will promise you. Kasi si Ma'am Brione, sabi ko, ma'am, mag-retiro ko siguro. Ano pong masasabi nyo doon sa mga may kahit na may sala si Dumeska, nagpa-file pa rin siya ng not guilty plea. Paano po yan? Kahit kitang-kita naman siyang may sala. Wala nang ano yan. Sa kanya na lang reason yan, pero wala talaga, wala na siyang lusot. Kaya nga nakulong eh. Sabi ko, kulungin na yan. Eh, nga, patay na. Hindi ko alam kung ano na yan. COVID ata yun, binarang. So ngayon, Pangulo, bago naman ako umalis sa ating pag-uusap ngayon, ano pong masasabi niyo, mensahe niyo para sa biyanang Pilipino? Well, I said, I love my country.
sabi ko, you have to follow the law and the rules and the protocol para wala ng problema ang bayan. Kasi may bakuna naman. Sabi ko, ang ayuda pag kailangan mayroon yan, nakaready na yan. Maraming salamat sa Pilipinas, lalo na itong, ito. Maraming salamat sa iyo, ha. Thank you, ha.